Lubog pa rin sa baha ang ilang sementeryo sa Pangasinan dahil sa bagyong Lando, kaya pahirapan ang ginagawang paglilinis doon. Sinimulan na rin ang paglilinis sa ilan pang sementeryo sa iba't ibang bahagi ng bansa. May report si Rita Reyes. Wala ng bagyo, hindi na rin umuulan, pero ang sementeryong ito, lubog pa rin sa putik at baha. Isa si Tatay Manding sa mga disamayadong nagtungo sa Lingayen Municipal Cemetery para sana maglinis ng nitsyo ng kanyang mga magulang. Taon-taon, halos hindi kami nakakabisita dyan. Umuupa na lang kami na mga naglilinis dahil kami, mahirap. Pati yung dadaanan mo dyan, puros matataas na yung mga pancho. Delikado. At dahil ilang araw na lang, undas na, tinatambakan na ng lokal na pamahalaan ang mga daan ng lubog sa baha. I-inspeksyonin din daw ng LGU ang sementeryo para magawa ng paraan ang problema sa baha. Gagawa ko ng evaluation assessment kung pwede ipam natin yung tubig. Yun yung mga possible scenarios. Yan ang possible option. Pahirapan din ngayon ang paglilinis sa ilang binahang puntod sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Bukod sa masukal na mga talahib, baha at putik ang sasalubong sa mga bibisita. Malalim pa rin, lalo na nadagdagan ng tubig dahil sa bagyo. Matutuyo pa kaya yan hanggang uno? Hindi na, langanin na. Tapos yung bota, isa lang, kakadiri naman. May paghahanda na rin sa mga sementeryo sa probinsya. Sa Isabela, kahit gabi, may mga naglilinis. Sa Lawag City, mga batang gustong kumita para sa kaunting pambaon sa eskwela ang karamihan sa mga naglilinis. Samantala, abala na rin ang mga gumagawa ng lapida sa Ilocos Norte. Bagaman mataas ang demand, hindi naman doon nagmahal ang kanilang bentahan. May mga nagpipintura ng nitsyo sa ilang sementeryo sa Ormoc City para naman makaiwas sa dagsan ng tao sa undas. Maaga na rin naglinis ng puntod ang ilang mga taga Kidapawan City. Ang isa naman sa pinakamalaking sementeryo sa bansa na Manila North Cemetery, inihahanda na rin. Kanina, truck-truck ng basura ang hinakot ng mga taga MMDA. Paalala ng ahensya at pamunuan ng sementeryo, kahapon pa ang huling araw para sa mga may ililibing na mahal sa buhay sa apartment type na libingan. Sa Webes naman, para sa individual graves. Muli itong papayagan matapos ang undas. Sa Webes din ang huling araw ng paglilinis sa sementeryo. Ipagbabawal na rin sa araw na iyon ang pagpasok ng lahat ng uri ng sasakyan. Tatagal ito hanggang November 2. At gaya ng dati, bawal sa loob ng sementeryo ang baril, matutulis na bagay, mga ginagamit sa sugal, alak at speakers. Bagaman may 32 CCTV na naka-install sa loob ng sementeryo, nagpapaalala pa rin ang mga otoridad na mag-ingat. Pambilin nga po namin yung mga importanteng bagay, yung mga hindi naman importante, tulad ng mga alas, pitaka, kung magdala ng pera malaki, sana huwag na ko sila magdala. Rita Reyes, GMA News.